Ayan ang bunga ng papaya natin, guys. Ayan. Yung apat nito ay ating gagawing atsara. Kaya ito na. Ayan. Ayan, tapos na natin ginadid ang ating papaya. Lalagyan na natin ng asin. At kumus-kumusin. Ito na, magdamag nating binabad sa asin. Pipigaan natin. Huhugasan uli. Tapos pigaan uli. Ayan ang gagawin natin, guys. Pagkaan natin sa malinis na tela. Ito na, siguraduhin ninyo na wala na yung alat dahil sa binabad natin ng asin. At dahil sa labas tayo magluluto, magja-jacket tayo dahil medyo malamig at makulimlim. Dito tayo magluluto. Ayan, wala pa siyang apoy, guys. So magpapalingas tayo. May table tayo. Ayan. Niringas ng apoy natin. Ayan, dahil makulimlim, guys, bilisan na natin gawin natin. Ayan ang ating mga ricados. Meron tayong, ang gamit nating bawang ay dried bawang. Asa, mahirap paghiwa. Sabay ganun yun. At yung luya, ating carrots, at ating bell peppers, at saka yung ating pineapple chunks, at sibuyas, at raisin, at ito yung ating pinigaan, at ang ating gumamit tayo ng miskan na suka at asukal. Ayan, ringas na siya. O diba? Ayan, guys. Unahin na natin to ang ating paglagay ng suka. Ugoy. Basag pa yan. Ayan, suka is 1,300 ml ang gagamitin natin. Ito ay nasa 800. At ito naman ay nasa 500 ml ito. Itong malaki kasi bawas na 800 na lang siya. So, 1,300 ml. Ang ating suka. Ilalagay na natin agad dito bago natin ilagay sa ano, isa lang sa apoy. Medyo tutunawin na natin ang ating asukal bago isa lang sa apoy. 1,000. Ayan. Ilalagay natin ang isang kilo asukal. Tunawin. Tama na siguro isang kilo. At tutunawin na natin. Diba? Kasi marami ang ating ato muna, tulag-tulagon muna natin. Haluhaluin muna natin dito.
Madali lang to pagkakulo nito, yung tunaw nito, yung lasa niya. Ayan, sasalang na natin sa apoy. Diyan na muna natin siya takpan. Ayan, ang point niya ay ilalapat na lang natin ng at least hindi siya mababa masyado. Kasi pag mababa masyado siya mainit. Kailangan dahan-dahan ang pagkulo niya kasi so nasa labas natin, hindi natin control ang apoy. Ayan. Malapit na yung kulo. At dahil sa bawang natin ay dried, kailangan natin unahin siya dito. Una natin lalagay. Mga kalahati lang nito, guys. Dudan natin ang ating sibuyas at luya. O luya. Yan. Sunod natin yan. Lagay. Yan. Ang ating luya. Kailangan natin unahin kasi para mas masarap siya lumasa doon sa ating sirup. Kasabay ang pagkulo niya. Diba? Kulo na siya. So, alisin natin siya sa kalan, guys. Ayan, inalis natin bago natin ilagay ang ricados. Ilalagay na natin. Tapos, ang ating bell pepper. Ayan. Pineapple chunks. Ilagay na natin. Ang ating tawag nito. Resin, at ating konting salt. Hindi lang natin damihan yung salt. Hatiin lang natin. Para hindi mano. Tapos ang ating pamenta. Buksan natin to kasi konti na lang. Ayan ang pamenta. Ayan. Ang bilis lang, guys, ang pagkakulo-kulo niya. Nilagay ko na agad at tinanggal ko na agad siya dahil kumukulo na siya. At mainit na, mainit ating kaldero. Andiyan lang siya, mainit lang siya. So, nilagay na natin 'yan. At ilalagay na natin ang ating papaya. Dahil mainit ang ating pinaglutuan, hahango natin yung ating mga ricados, guys, bago natin ilagay ang ating papaya. Super init kasi siya. Ayan, tama lang kung tamis at nito. Asin. Atin siya. Nango na muna natin siya. Bago natin ihalo yung ating papaya. Ayan, ilalagay na natin ang papaya nito, guys. Kamayin ko na lang, ha? Alas 3 na. Ayan, guys. Lalagay na natin siya sa ating suka. Ayan, hinalo na natin dito, guys, ang ating atsara. At inalis na natin sa kalan agad pagkakulo ng suka natin at pagkatunaw ng mga ng asukal. Ayan. Delicious atsara. This is my first time atsara. At ginawa pa sa ating yard. So, parang camping lang ang dating. Parang may fiesta. Oh my God. Masarap. Masarap.
Tama lang ang asim at kanyang tamis. Okay. Laki na ang atsara nating jar, oh. Dikit natin sa mukha natin. This is my first time, pero masasabi ko the special atsara na recipe natin. So, gawa na kayo mo. Thanks for watching. Laga ng kulay ng ating atsara. Outdoor atsara. Ayan, guys. Outdoor making atsara. Diba?